sanay na kayo at nakapigin, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Wala pong gamilan, nawa. Nawa, mababait tayo at masasanorin tayo. Pag nawa, huwag mong kausapin kaliwat kanan di ko natarapan. Nawa, mag-concentrate ka at hayaan mo makapag-concentrate din yung katabi mo. Ngayon sa oras na ito, i-visualize mo merong impyerno. At naroon si Satan, at naroon ang mga demonyo na sinusunog at pinaparusahan araw at gabi. At naroon ang mga masasama na hindi nagbagong buhay, hindi nagsisinaksanan, hindi nagpaligloob sa Diyos. Hindi nila tinanggap si Christ bilang personal Lord God Savior ng buhay nila. Tingnan mo na sila'y pinaparusahan araw at gabi. Nagsisigawan, nagmumurahan, puno ng pagkagalaiti, puno ng paninisi sa bawat isa, puno ng pagmamura, puno ng galit sa Diyos at sa marami dahil sila'y pinaparusahan doon araw at gabi. Ngayon, tingnan mo niyang kapatungo. Gusto mo ba? Ngayon, sa kabilang banda, puntahan mo naman ang langit. Ang Diyos at ang mga angel, umaawit ng mga awiting mga langit. Isang lugar na perfect in beauty. Walang hanggan ng buhay. No more tears. No more sicknesses and diseases. Naroon sila Abraham. Naroon sila Daniel. Naroon sila Apostle Paul. Naroon ang mga naunang mga tumanggap ni Christ bilang Lord and Savior ng buhay ang sasaya nila. Gusto mo bang pumunta ron? Nasa iyo ang magpipili. Gawin mo na ngayon bago maging huli ang lahat. At kung napili mo na, papayag ka ba na ang mga classmates mo pumunta ng impyerno? Papayag ka ba na mga kaibigan mo pumunta ng impyerno? Papayag ka ba na ang iyong mga mahal sa buhay pumunta ng impyerno? Papayag ka ba? Kung pumunta ka ng langit, hindi mo ba ibabahagi sa iyong mga kaibigan, mga kapag-anak at mga mahal sa buhay, mga classmate, ang pag-ibig ni Kristo? Hindi mo ba sila pagtsatsagaan? Hindi mo ba sila pagtitiisan? Hindi ka ba magsasakripisyo para sa kanila? Hindi ka ba gagastos para sa kanila? Para silang magmana rin ang buhay na wala hanggan? Patuloy mo bang paiiralin ang iyong backsliding spirit? Patuloy mo bang paiiralin ang iyong kapatakot at hiya? Hindi mo ba ibabahagi sa kanila ang pag-ibig ni Kristo? Sa oras na ito, piliin mong pumunta ng langit at gawin mo ang lahat ng magagawa mo habang nabubuhay ka pa. Dalin mo ang classmates mo sa langit. Dalin mo ang mga kaibigan mo sa langit. Dalin mo ang mga kapag-anakan mo sa langit. Dalin mo ang mga kapitbahay mo sa langit. Huwag ka na mag-aksaya pa ng sandali at panahon. Gawin mo na habang may buhay ka pa at may buhay pa sila. Sumunod ang lahat sa maikling panalangin ito, Panginoong Diyos, pinipili ko po ang langit. Tinatanggap kita ngayon, Panginoong Hesukristo, bilang kong bilang tunay kong Diyos, bilang tunay kong tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko na gawa at nagagawa. Sa oras na ito'y humihingi ako ng tawad at nagbabalik loob sa iyo. Sa oras na ito, humihingi ako ng lakas na makaahon sa bisyo't kasalanan kinasandaan ko at hindi na ako muli magpakabalik dito. Nais ko na pong magbago buhay. Nais ko na pong maglingkod sa iyo. Itala mo po ang aking pangalan ngayon sa aklat ng buhay sa kalangitan. At gamitin mo ngayon ang buhay ko para madala ang maraming tao sa iyo. Piling yan sa langit. Lalong-lalo na ang aking mga classmates, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapitbahay,
lalong-lalo na ang aking mga mahal sa buhay. Baba mo na ang iyong kamay. At kung ito'y pinadalangin mo ng taos sa iyong puso, mararamdaman mo ang kapayapaan na ang Diyos ay nagpatawad na sa iyo. At kung ito'y pinadalangin mo ng taos sa iyong puso, mararamdaman mo ang kakaibang lakas upang makalaya na sa bisyong kasalanan at hindi na bumalik pa rito. Sabi nga ng isang kapatid, hindi sinasadya, muli kong natikman ang alak. Pero wala na nga inganyo sa akin ang alak. Hindi na ako mabuhukpan ang alak kahit kailan. Sapagkat ang sino mang totohanang nagsisi ng kasalanan at muling loob sa Diyos ay hindi na babalik pa sa masamang gawain. At hindi lang yun. Dumarating sa iyo ang kalakasan ng Diyos. Hindi na ang kaba, hindi na ang takot, hindi na ang pag-alala, hindi na ang hiya. Upang sa pagpili mo na pumasok ng langit, ikaw ay magamit ng Diyos sa iyong classmate, sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, lalo na sa ipamilyang mga kamag-anakan, para madala mo rin sila sa langit. Pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito, habang nabubuhay, ay makapaglingkod sa Panginoon. At yamang ikaw ngayon ay anak na ng Diyos at taglangit, may pangako ang Biblia. Ano mang karamdaman mo'y pagagalingin ng Diyos. Ano mang kahilingan mong panalangin ay diringin ng Diyos. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay pinapagaling ng Diyos, kinagaw ng himala, at pinapagpala ng Diyos at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. Ipatong mo ngayon ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin mo sa Diyos ano ang kahilingan mong panalangin. Come on, say to the Lord. Panalangin. Kurakian dalam asimir, iyan na rakyat.
bago nga pa dumating sa lugar na ito, ito ang sabi mo sa Panginoon, Lord, I am expecting something great from Thee, O God. Nag-expect po ako ng magandang turo, Panginoon. Turong iyon na pagbalik ko uli ng Pampanga at Baybayseo, saan magpanigaw ng Pilipinas, saan magpanigaw ng teknik, dali, dadali ko rin, papangaral ko rin. At ang sabi mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako more mightily, effectively, in this manner, at sa pagpunta mo ng pictures, Panginoong Diyos, gusto kong makuha ang puso mo at ang puso ng lingkod ng Diyos. At bago nga po dumating dito, naghahangat ka ng malakas na kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba? Paano kung nalamang lahat yun? May Diyos na bumubulong sa mga tao handang makinig sa Kanya. At hindi ka mabibigo. Sabagat ang sabi ng Panginoon, more glory will be given unto you. More power will be given unto you. More anointing will be given unto you. And truly the Lord will use you more mightily effectively in this final hour, saith God. Not only you, even your husband, saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon sa inyong mag-asawa. Pray and fast more, saith God. Pray and fast more for the man of God and his family. Pray and fast more for the kingdom of Jesus fellowship. At hindi lang ito para kay Pastor Rabani, para sa ating lahat na nananalangin at nag-aayuno. Sabagat ito ang panahon ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Binubuhos ngayon ng Diyos ang palas ng kaluwalhatian sa ating mga buhay. At ito ang sabi ng Panginoon, don't waste time. Sabagat ang Diyos ay naglilinis sa paglilitas pa ng maraming kananawa. Pasukin niyo ang mga lugar na hindi pa pinapasok ng sino paman. Sagupin niyo ang mga lugar na hindi pa sinasabok ng sino paman. Puntahan niyo ang mga lugar na hindi pa sinasabok ng sino paman. At wala na nga pong gagamitin ng Lord by the effective lead this final hour. Ikaw na nga, ako na nga, tayo na nga. Prepare ourselves for the great harvest of souls. At ito ang sabi ng Panginoon, mayalak na salapit talaga, darating talaga. Ahawak ako, hawak tayo ng mga salapit, hindi pa natin hinahawakan sa kanang buhay natin. At gagamitin natin ito more mightily, effectively for the great harvest of souls. We will use the money, the blessings of God for the great harvest of souls. Ibabagsak sa atin ng Diyos ang kanyang dunamis, ang kanyang great power, that we may overflow in God's power in order for us to be used by our God more mightily, effectively in this final hour. At ito ang sabi ng Panginoon, patuloy niyo ibigay ang the best niyo sa Diyos. Kahit barya lang yan at yan ang pinaka-the best mo, gagawin kong gintong barya, ang sabi ng Panginoon, para maabot niyo mas maraming kaalawan, mas maraming bansa. Kaya yung mga naglalagay ng offering sa mission to the world, ituloy ninyo. Huwag na huwag niyong hindi tutuloy. Sapagat ko ay ang sabi ng Lord, gagamitin talaga yan for the missions to the nations of the world. At kung hindi ka pa naglalagay ng mission to the world, lagyan mo na. Lagyan mo na lahat ng sasobra niya kahit magkano yan. At lahat ng mga nangako na magbibigay ng palagi bago dumating anibersaryo, isang magbibigay na hindi pa ginawa sa tanang buhay natin, gawin na natin kayo. At yung mga hindi pa nangakong mga amunan na magbigay na, nobody is exempted. Lahat tayo ay magbigay, lahat tayo ay magkaloob. Sabagat ang sabi ng Biblia, ang nagbibigay ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang nagbibigay ng malaki ay aani ng malaki. At muli, walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Shall we sing that song once again? Because of our heart, soul, mind, and mind. Sinadya ko talagang habaan ang aral ngayon. Sinadya ko talagang teach ngayon, gumamit ng whiteboard. Upang lubusan natin maunawaan ang katotohanan para hindi tayong ignorant at magmang sa maling aral ng religyong ibinigay ng mga Spanish sa bayang Pilipinas na sumakot sa atin for 333